Hey yo, what's up sa inyong lahat mga kabalita? At yun, tayo magre-reaction video ngayong araw dito sa mga nagaganap na balita dito sa loob ng Pilipinas, na kung saan nandito tayo sa Pinas News Insider. At tayo syempre magbibigay ng reaction video lamang dito sa kakapasok lang na balita, no? Na kung saan ay kakapasok lang, hala, Dilawan Media na tameme, Ted Filon naiyak na taranta sa biglang utos, no, ni Pangulong Bongbong Marcos. At yun, i-play natin to at bigyan natin ng reaction video. At samahan niyo ako sa mga nais lamang na manood sa ating, syempre, dito sa ating palatuntunan. Tara, i-play na natin to. Game! Ito ang balita ngayon. Trending ngayon sa mundo ng social media. Ang Teo Manoy balitang muling nag-viral ngayon sa mundo ng social media. Ang naging pasari noon ni Ted Filon sa kanyang programa sa TV5. Hindi man pinangalanan, ngunit sa pool si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang naging pasaring. At dahil sa balitang ito, mga Marcos loyalist umalma at binanatan si Ted Filon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Yun, no? Mag-subscribe kayo sa Pinas News Insider, mga kabalita natin dyan. At yun, tuloy pa natin. Para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, naging viral nga noon sa mundo ng social media ang naging pasari noon ni Ted Filon sa kanyang programa sa TV5. Hingil di umano sa isang presidential aspirant na takot di umanong magdeklara ng salin kung sakaling ito'y manalo bilang pangulo. Ayon pa kay Ted Filon, tila takot ang kandidatong ito dahil galing di umano sa nakaw o sa kaban ng bayan ang yaman na tinatamasa ng kanyang pamilya. Yung issue na to, paulit-ulit na lang na ibinabato, no? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy na natin. Kung totoo ang mga nakadeklara sa iyong salin, o takot ka dahil ang tinatamasa mo at ng inyong pamilyang marangyang pamumuhay ay bunga ng inyong pagnanakaw. Hindi man diretsahang pinangalanan ni Filon, pero halata di umano na si Pangulong Bongbong Marcos ang pinatatamaan ito. Dagdag pa niya, pag nagkataon, paano mo masasabi sa mga tao sa gobyerno na huwag kayong magnanakaw sa pera ng bayan kung ikaw mismo at ang pamilya nyo ay hinahabol pa ng gobyerno para mabawi ang sinasabing nakaw? Ating matatandaan, nung panahon pa ng kampanyahan. Ang tagal na nitong issue na to, mga kabalita natin, no? Na hanggang ngayon hindi pa rin nila napapatunayan yung katotohanan na pagnanakaw ng ating Pangulo, no? Tuloy na natin. Kaliwat kanan ng pangbabatikos at paninira na natatanggap ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa isyu ng ill-gotten wealth ng kanilang pamilya na matagal nang ipinupukol sa kanila. At ngayon, tila wala na ngang mabatong isyu ang mga kalaban nito sa politika. Katulad na lang ni Lenny Robredo, Manny Pacquiao at Isko Moreno. Napawang paninira lamang di umano ang kanilang ginagawa noon kay Pangulong Bongbong Marcos para mapaangat ang kanilang rating noon sa survey sa panahon ng kampanyahan. May pasaring pa nga si Ted Filon. Kung totoo ang mga nadeklara sa inyong salin o takot ka dahil ang tinatamasa mo at ng iyong pamilya, marangyang pamumuhay ay bunga ng inyong pagnanakaw sa pera ng bayan. At dahil nga dito, maraming mga Marcos loyalists ang hindi nakapagpigil at nagbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, "Hoy Filon, kung totoong magnakaw ang Marcos, kasuhan mo, huwag puro dada tulad ka rin ni Lenny Lutang." Papansin ang mga yan hanggang ngayon, inggit pa rin ang nasa puso nila. Mga dilawan. Iisa lang yung komento, no, ng syempre ng mga BBM loyalists. Na paulit-ulit lang talaga yung binabato dito kay Pangulong Marcos, no? Tuloy na natin. Kayo ang kurakot sa gobyerno, kaya hindi umaasenso ang bayang nating Pinas. Wala nang bumoto sa dilawan dahil nakakasawa na mga bintang sa mga Marcos
ang totoong magnanakaw mga dilawan. Ted Filon, ilabas mo ang ebidensya mo. Sa laki ng ninakaw na sinasabi nila, bakit walang makita? For more than 3 decades, nothing is proven. The more I watch BBM. You know, isa sa mga nagustuhan nating komento, no? Ilang dekada na talagang walang mapatunayan. Ukol nga dito kay Pangulong Marcos, no? Tuloy na natin. The more I admire him. End quote. Kasi ang ginagawa raw ni BBM ngayon na para magkaroon daw siya ng sariling ano, talagang nang i-intrigue eh. Magkaroon daw ng loyalty sa kanya yung mga tauhan niya, yung mga bago niyang appointees. O eh, yung tanong naman itong si Michael Pahatin. Sabi ni Michael Pahatin, eh paano yan? Kaya kontra-kontra po utak nila lahat eh. Bitter si Digong dahil sa ginagawa daw ni BBM na kumukuha siya ng matapat na tauhan. Ang pinoint out naman ito ni Pahatin, eh mga dating tauhan ni Duterte yung mga kinukuha ni Bongbong Marcos. Halimbawa sa security daw kasi kinakailangan ni Marcos ng mga tao niya yung mga nakalagay dyan, no? So, connection naman na paano to yung mga dating tao ni Duterte to? O, di ba? Kaya nga paano po magiging bitter si Pangulong Duterte? Kontra-kontra po yung mga pinagsasabi niyo eh. Kasi dapat daw hindi nagtitiwala si Marcos daw, walang tiwala sa dating administration, etc., no? Parang ganun yung tema nila eh, na hindi naman sinabi direkta, no? Parang wala naman daw kasing dito napansin natin mga kabalita na itinutuloy pa nga ni Pangulong Marcos yung mga nasimulan ng administrasyon ni Duterte. Kaya napakagandang simbolo, napakagandang pangitain yun, no? Para ituloy yung mga naiwan, no? Yung mga nakabinbin na proyekto at hindi na naman sirain. Talagang tuloy-tuloy, no? Tuloy na natin. At dating administrasyon at bagong administrasyon na talagang swak na swak. O nagsusuportahan talaga. Meron talagang mga... sa isip nilang nagplaplanuhan eh. Oo, sa isip tama. Nilang may plano si Digong na palayasin si Marcos eh. Tama, sa isip lang nila. Yung intriga nyo lang sa utak ninyo. Pero sa aktualan, wala. Ang katunayan, no? Baliktad nga yung analysis nyo eh. Hindi nga yung pagpapakita nga niyan ng ina-appoint po ni BBM. Ito po ha, tignan niyo po pagkakaiba ng analysis namin ha. Ang pagpapakita po ng ako sa tingin ko, yung kaya po ina-appoint ni BBM yung mga dating mga tauhan ni Pangulong Marcos, ay ni Pangulong Duterte, no? Kaya niya po ina-appoint. Para po may pakita sa mga militar na sa tingin na nakakarami, tapat pa kay Duterte. Sa tingin lang na nakakarami. Para mawala yung alinlangan. Na parang yung cause na para napapabayaan kami. Yung continuity, pati po nung mga pamunuan dati. Lalo magaling, na po sa militar. Oo, magaling nga. Magaling. Kasi aminin man at hindi, talagang may impact po yung ginawa ni Pangulong Duterte sa mga militar at kapulisan. Dahil siyempre, dinoble yung sweldo, etc. No? Tama. Sinasabi nitong mga intrigador na si Llamas at si ano na talagang ano raw yan ni Duterte. Ang tawag nga raw ni Duterte, mga sundalo ko, mga pulis ko na inangkin daw ni Duterte. Putya mga utak ano kayo. Yung ibig sabihin po niya, parang tatay yung dating talaga ni Tatay Digong. Pag sinabi niyang sundalo ko, pulis ko, hindi po yun, parang anak ko. Pwede ko mong sabihin na, anak yan ni Badong. Dapat yun anak ko. Mga sundalo ko, pulis ko, terms of endearment yun. Hindi yung pag-angkin na para silang mga bagay. Mm-hmm. Sa amin po, pag sinabing, ito na pala yung mga ano ko, di ba? Pag ako sundalo, sinabihan ako ni Duterte na, ito na pala mga sundalo ko, ito na pala yung mga pulis ko. Yung ibig sabihin niya nun, parang hindi na kayo iba sa akin. Tinuturing ko kayo na kabahagi ko. Pero sa... Yun, no? Nakikita natin talaga na pumupunto doon na kabila nga sa naging syempre pamilya ni Duterte yung ngayon tila ba inaako ngayon ng ating pangulo para yakapin muli sila sa dito sa administrasyon niya. Yan ang naisipunto at ipaliwanag ng Badong Aratilis, no? Tuloy na natin. Utak ng mga intrigador, tingin ni Duterte diyan, pulis ko, sundalo ko, tinuring niya kanya.
Nakita niyo po yung pagkakaiba ng utak ng mga intrigador? Hindi sila investigador, yung mga intrigador. yan yung gawain nila eh. Mang-intriga na mang-intriga. Pero pambobo yung intriga niyo eh. Ini-intriga niyo, no? Na si BBM naghanap ng mga loyal na mga pulis at kasundaluhan dahil wala siyang tiwala doon sa dating pamunuan. Pero ang tanong, bakit yung mga dating identified na dating mga tao ni Pangulong Duterte ang mga bagong appointed ni Pangulong Marcos? Oh. Di ba? Tama. Wala kayong katuturan magsuri. Hindi niya nilagay yung mga yan dahil ewan ko. Kasi po yung mga Duterte supporters, natutuwa po kami dahil yung matitinong tao ni Pangulong Duterte na ibabalik na ni Pangulong Marcos eh. Si Galvez po, isa po yun sa pinakamagaling na tao. Si Anyo, nakita nyo naman nun. Oo. Kung magpatupad sila, nung imaginein po ninyo ang pinatupad po ni Anyo, no? Yung panahon po na wala pang bakuna, di ba naka ano tayo nun? Anong tawag natin doon? Yung bawal lumabas? Sila Anyo po yun. Mang-iintriga kayo, walang katuturan. Iintrigahin nyo na insecure na raw si Digong dahil wala na raw pumapansin sa kanya. Talaga lang ah. Ba't naman may insecure yung tao? Grabe, marami pa rin nagmamahal no, sa ating dating Pangulo. Yan ang katotohanan, mga kabalita natin. Tuloy na natin. Okay. Punta na po tayo rito sa... Alam niyo po, nakakatuwa po nangyayari sa Davos. Hindi ko alam kung natalakay ko na. Makakalimutin na ako eh. Sa mga nang-iintriga po na biyahe na naman, no? Alam niyo po ba kung gaano kalaki yung Davos na yun, no? Una po, imbitado yung Pangulo natin doon. Hindi po siya yung gatecrasher doon. Inimbitahan po siya nung... Ewan ko kung sino yung basta imbitado siya sa isang forum, di ba? Iniimbitahin siya sa World Economic Forum. Ikalawa po, excited po yung mga dumalo doon. Si Mark Villar, tsaka to si... dahil po dyan, na-ialok po ni Pangulong Marcos yung wealth fund, yung Maharlika Wealth Fund natin. Sa mga nagdududa po sa Maharlika Wealth Fund. Kasi po hindi po yan kayang isipin ng mga Pangulo nyo eh. No? Pasalamat na kayo nakapag-isip itong mga Pangulo natin ngayon ng bagong... Dati po kasi pinagkukunan natin ng pera. Ano lang po ang pinagkukunan natin ng pera? Tax. Yun nga, no? Yung pinapaliwanag nga rito ni Badong. At tila ba eh talagang eh patungkol no sa mga bumabatikos sa ating dating Pangulo at dito kay Pangulong Bongbong Marcos na kung saan eh pinaglalaban niya lamang yung tama. Di ba mga kabalita? Yes. Tsaka utang. Ngayon po, di ba? Hindi na po. Meron ng wealth fund na pwede pagkunan natin. Halimbawa po, ganda ng halimbawa ni Jokno no eh. Infrastructure. Inuutang po natin yan eh. Papagawa tayo ng mga ano, iutangin natin. Eh kung meron na tayo, hindi na uutangin. Yung kikitain nun, instead na, pag umutang tayo sa ibang bansa, hindi po libre yun, utang nga eh. Pinagkikitaan pa tayo ng mga ibang bansang bangko. Yeah? Pag umutang tayo, pinagkikitaan tayo. Bakit naman hindi na lang tayo dito umutang at kumita ang pamahalaan? Oo, tama. Mahabang usapin po, pero ito lang po ang masasabi natin. No? Naroon po, ang pinakamagandang chance na i-alok po sa mga investors ang Pilipinas. Oo. No? Kasi, alam niyo po yung mga investors, hindi naman po nadadaan sa tokens yan eh. Naumero po ang tinitignan nila. Hindi po yan, sinabi ni Lenny, hindi po niyang kilala si Lenny, wala po silang pakialam. Tinitignan po nila yung numero. Ang Pilipinas ko po, bakit magugustuhan ng mga investors na maglagak ng pananalapi dito? Alam niyo kung bakit? Tayo po ang pinakamabilis yung pag-unlad dito sa Asia. No? Pinakamalaki po tayong humakbang. Oo, ilang beses na nababalida talaga. Ang Pilipinas talaga, isa sa mabilis, no? Ang pagbulusok ng pag-angat, mga kabalita. Ayun, tuloy na natin. Tinitignan po nila yung mga numero natin, yung mga GDP. Yun po, iba po yung sukatan ng mga politikong tao, iba rin po ang sukatan ng mga ekonomista.
Totoong mga numero po ang tinitignan ng mga yan bago sila mag-invest. Ito po pinakamalalaki pong investor ang namimit po ni Pangulong Marcos. Yung Metans po siya na ibenta ang Pilipinas sa mga pinakamayayaman pong investors, pinakamalalaking kumpanya sa buong mundo. Yun po ang kinakausap ni Pangulong Marcos. Ngayon, swerte po tayo. Nabibigyan po tayo ng ganyan. Kaya nga eh, sinasabi natin dito. Dito nga mahusay ang ating Pangulo. Pag ninegosyo, nakakitin na magnegosyo rito sa Pilipinas sa mga investor na syempre sa iba't ibang bansa yan. Mga kabalita, tuloy na natin. Masyado tayong focus sa, alam niyo po yun, minsan pag tinignan niyo yung greater picture, no? Masyado tayong lulong na lulong sa presyo ng sibuyas. Yung pong investor, oo, hindi po yung titingin sa presyo ng isang ano, isang produkto. At ay mahal sibuyas diyan, wag tayo mag-invest diyan kasi mahal ang sibuyas. Mm. Ang tinitignan po nila yung pangkalahatan takbo ng Pilipinas. Mm. Yan ba nag-invest sila sa infrastructure? Kumusta ang infrastructure nila lahat? Okay bang infrastructure nila? Yun po ang pinakabasehan ng lahat eh. Infrastructure. Lahat po ng buong mundo. Wala pong yumaman na bansa na hindi po inayos muna yung kanilang infrastructure. Lahat po na yumaman bansa, dyan po namuhunan sa infrastructure. Yan po yung simula talaga lahat. Kaya ang laki po na pasalamat natin dyan na yung build ni Pangulong Duterte, ginawa pang build more ni Pangulong Marcos. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Yung continuation po, inaabangan niya ng mga investors. Yun nga. Kung itutuloy ba ni Pangulong Marcos, kaya po ini-stress nila yun eh. Sa kada meron pong sasabihin si Pangulong Marcos, ini-express niya yung salitang continuity. Kasi po, importante po sa mga investors, yung i-invest ba nila, after 6 years, ganun pa rin yung, tuloy-tuloy pa rin yung sistema. Hindi po sila naniniwala na every 6 years po, tiyan, babaguhin na naman. Mga long term po yan, ang pananaw po nila sa bansa. Wala po sila nakitang bansa na yumama ng every 6 years nagpapalit ng sistema. Nakita niyo po kada speech po ni Pangulong Marcos. Actually, kung sutil lang si Pangulong Marcos, pwede niya na angkinin yung subway. Kasi wala pa naman nabubutas nung panahon ni Pangulong Duterte kung hindi ako nagkakamali. Pero bakit niya po ini-stress na yun ay continuity ng mga program? Respeto yan po yung, yan po yung ano, susi sa mga investors. Ng Pilipinas, finally, meron ng tuloy-tuloy na program. Tapos tinitignan pa nila, sino susunod dito kay BBM? Si Duterte, anak, okay yan. Magkakasunod. May chance talagang At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento tungkol sa video na ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-iwan ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa makabuluhang video na ito. Maraming salamat po. Yun nga, napakagandang tila ba eh, napakagandang paghahatid syempre ng mensahe mula sa ating Pangulo hanggang sa dating Pangulo na kung saan nga ay tinutuloy-tuloy ang mga nasimulan. Napakagandang hakbang ang ating nakikita kung talagang magtutuloy-tuloy ang nais na yung mga naunang nagawa ng Pangulo eh sinusundan ng bagong Pangulo ngayon. Napakagandang tanawin o napakagandang mithiin ang ating nakikita kung magtutuloy-tuloy ngayon. At yun lamang ang ating naging tampok dito sa ating reaction video, no? Kung gusto niyo magkomento diyan eh, pwede kayong magkomento ukol sa naging balita o naging pahayag syempre dito sa loob ng ating naging talakayan o naging tagpo, no, sa ating mga kabalita diyan eh, nagpapasalamat tayo hanggang sa muli nating reaction video dito sa iba't ibang balita ukol dito sa ating bansa. At 'yon, hanggang sa muli mga kabalita. At 'yon, ito muli ang inyong WB. At maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at siyempre nanood sa ating reaction video. Hanggang sa muli nating pagkikita mga kabalita.